Hello mga katigstugan! Gagawa ko ngayon ng pipino salad pero walang lettuce kaya ewan ko anong tawag dito. Pagpasensyahan nyo na nga at laging kulang-kulang yung mga ginagamit ko sa paggawa ng kung ano-ano. Kahit sa pagluluto, Basta naghiwa nga lang ako dyan ng malaking pipino, Isa rin talaga ang pipino sa pinakapaborito kong gulay. Gulay, di ba tama? Tapos ko na ang hiwain ng pipino kaya humingi ako ng plastic kay Mister para mailigpit na yung mga pinagbalatan. Katatapos nga lang maligo ni Mister kaya ayan, padaan-daan sa vlog ko. Sabi ko huwag ka dito, kitang-kita ka, nakaubad ka. Baka mga strict na naman yung aking Facebook. Selan talaga kasi si Meta, ayaw niya mo yung mga nakatopless or nakanude dito sa aking vlog. Kahit naman saan. Akala ko nga noon ang stricto lang si Papa, pero stricto rin pala si Meta. Nadami pa talaga si Papa, ano? By the way, I miss you, Papa. Shout out sa Papa ko kay Papa Renato. Hi, Papa. Bigla ko tuloy naalala nung mga bata pa kami. Grabe, ang stricto yung Papa ko na yan. Chinismis pa. Yung as in 7 pa lang or 6 p.m. kailangan nasa bahay na kaming lahat. Bawal nang nasa labas. Kaya malamang sa alamang kay Papa ko nakuha yung pagiging stricto ko kay Supreme sa kay Marta. Pero sa tunay lang, ibang-iba talaga yung pagpapalaki ng mga kabataan sa pagpapalaki ngayon. Noon kasi talaga, ang mga magulang sobrang stricto sa mga anak nila. Pero ngayon, hindi na pwedeng gano'n. Hindi mo na pwedeng paluin yung mga anak mo lagi kapag nagkakamali sila. Kasi madalas na talaga magtanim ng galit yung mga anak ngayon. Konting palo lang. Aba, gusto magpatumpo agad. Tapos bantay bata pa. Samantalang kami, grabe, kung paluin kami, ay nako, kung alam nila mga bata. Pero kahit ganun, hindi ako nagtanim ng galit sa magulang ko kahit napapalo ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na talagang nagkakamali ako. Pasaway din talaga ako nun. Wala akong ginawa kundi maglaro kung saan-saan. Kasama ng mga kalaro ko. Naalala ko pa nun, nagpahatid ako sa kaibigan ko para hindi ako mapagalitan. Pero still, naku po, pinagalitan pa rin ako sa harapan ng mga kaibigan ko. Yung akala ko makakaligtas na ako sa palo at sermon, pero hindi pala. Natatawa na lang talaga ako pag naalala ko yun. Osha, mabalik tayo dito sa ginagawa ko. Naghiwa nga pala ako ng maliliit na pa-cubes ng cheese. Then, naglagay rin ako ng mayonnaise and durog na paminta. Ano ba? Durog na durog. Kakabulol. Then of course, naglagay rin ako ng konting pampaalat. Iodized salt ba? At hinalo ko nga lang yan ng hinalo. As in yan na yun. Wala na akong ibang gagawin dyan kundi papalamigin ko na lang. O kaya pwede na rin kahit hindi malamig, kakainin ko na yan. Pag gumagawa rin talaga ako nito, gustong-gusto rin pinapapaktori Supreme, si Mr. Din. Marami din kasing benefits tong pepino. Kahit ganyan lang yan, masarap na yan. O siya, hanggang dito lang aking vlog. Till next time. Bye!